to be back. Sa araw na ito ay magluluto tayo ng two kinds of veggies. Yung medyo tipid na uri ng ulam pero mas sustansya. So ito guys, naka-prepare na ng ating mga gulay. Ito po. We're going to cook pakpet but with gata. Ayan ang ating gata. And we are also going to cook another kind of veggie, yung ginagamit sa pancit, ginagamit sa chop suey. And then we are going to put butter and pepper in this. So simulan na natin guys. Pinainit na natin ng mantika. Mag-sauté na tayo ng mga ingredients. Unahin natin ang onion. Kalahati lang ng gagamitin natin. Una nga pala natin lulutuin is pakpet with gata. Sauté lang natin to. Lagyan natin half of the garlic. Ayan, mainit na siya. Lagay natin ang half of the onion leeks. Guys, napakabilis lamang itong lutuin para sa mga busy parents. This is how we're going to cook this. Ilagay na natin guys yung kakang gata. Guys, ilagay na natin ang bagoong. Ako po mismo ang nagluto nito. We are selling this as well. Kung gusto nyo pong i-avail ito, dito lamang po sa Dasisigat. So, lagyan natin ng mga dalawang scoop ng bagoong. Guys, napakabilis lamang lutuin na to. Actually, request to ng mga bata. They want to eat veggies this time. And I'm so lucky. Finally, nag-request sila ng gulay. Habang pinapakulo natin to guys, isabay na natin ang squash o kalabasa. Kasi ito yung medyo matagal ba dito. Kaya pala guys, dahil yung ating bagoong is gawa na, naluto ko na to, may ingredients na to. Meron na itong vinegar, sugar, hindi na tayo magdadagdag ng kung ano mga ingredients. Kung magdadagdag man tayo, just salt and pepper to taste. Tayo nating medyo maluto yung ating squash for like 1 or 2 minutes and then i-add na natin yung other veggies. But while we are waiting for that, i-fry na natin at syempre hindi mawawala ang katerno ang ating galunggong. Prito na natin. Dilagyan na natin ito ng asin. So guys, balikan natin itong squash. Siguro naman naka 1 or 2 minutes na to. Pwede na rin natin ihalo ang other veggies. Ito na, syempre, meron talong, meron sitaw, meron tayong ampalaya. Haluin natin. Ayan guys, pakuluin lang natin. Hanggang sa maluto ang gulay. Huwag natin hayaan na ma-overcook yung gulay. Once again, mas magdarap kapag medyo crunchy. Takpan natin guys. Alright guys, pakalipas ang 5 minuto, buksan natin, tikman na rin natin. Yan, looks very good and very healthy. Napakasimple lamang. Simple lamang ingredients, pero meron ka ng masarap na ulam. Tikman natin para malaman natin kung mag-a-add tayo ng adoso or bagoong. Guys, just a little salt or pwedeng lagdagan natin ng bagoong natin. Pwede natin dagdagan ng bagoong. So I guess, dagdagan na lang natin ng bagoong guys. Instead of using salt. Guys, almost done na to. Napakabilis lamang. Takpan natin guys for another 2 minutes. Antayin lang natin totally maluto yung ating squash. And then pwede na to preserve. While we are waiting guys, balikan natin ang ating piniritong galunggong. Takpan natin. Inaantay natin ang apoy. Guys, yung iba, ang gusto nila sa galunggong yung toasted, yung crunchy. Ako naman, on my part, mas gusto ko hindi masyadong toasted. Kasi nawawala yung natural na lasa ng isda. Napupunta na siya sa apoy. So, a little more bago ko balik na rin yung iba since sticky pa siya. Another minute, magbalik na rin natin. Alright, balikan na natin guys yung other half of our fish. I think luto na to. Yeah, there you go. Tulad ang sabi ko kanina, ayoko ng masyadong crunchy ang isda kasi nawawala yung tunay na lasa ng fish. Balikan na rin natin guys ang ating pakbet na may gata. I think luto na to. Woo! Looks very good. Ayan, luto na siya.
Guys, ito na siya. For me, this is fine. Santukin na rin natin, ha? Patayin natin apoy. As I said a while ago, guys, magluluto pa tayo ng another veggie para mayroong option sa mga bata. Santukin na natin, guys. Ang sarap ng kain natin ito. Siyempre, nagkaterno tayo. Galunggong. Alam nyo naman tayong mga Filipinos, as much as possible, meron tayong mga 2-3 ulam sa mesa. Dapat may magkaterno para mas masarap ang kain. Guys, looks very good, oh. Set aside muna natin, guys. And then, balikan natin yung ating fish. I think luto na rin siya. So, ito na, guys. Para sa akin, okay na to. Luto na siya. Hindi na siya sticky. Hanguin na natin kaagad. Napakasarap ito, katerno ng ating pagbet sa Megatang. Set aside muna natin, guys. Gawin naman natin ang ating other veggie for today. Alright, guys. Sinet aside natin ang unang niluto natin, which is pinakbet na Megatang. And of course, our fried galunggong. Ngayon, gawin naman natin ang ating other veggie. Simulan na natin. Simulan natin sa ating mga panimulang ingredients. Siyempre, di mawawala ang sibuyas, ang ating bawang. Guys, ito nga palang niluluto natin. Kung meron kayong kahit anong leftover na karne, sasama natin dito. Ako ang gagamitin ko, this is baloney. So, we'll just let this, like, pabrowning natin ng konti. Hinaan natin ng konting apoy para hindi masunog yung garlic. Lagay natin ng butter, guys. Ito, lagay natin ng butter. Lagyan natin, guys, ng salt. Lagyan din natin ng pepper. Lagyan na rin natin, guys, pampakulay and of course, pampapango. Masarap! We have onion leeks and of course, bell pepper. Haluin natin. Naamoy ko na siya, guys. Naghahalo yung amoy ng baloney, ng butter, and of course, pepper, tsaka yung mga ingredients niya. Bell pepper, tsaka yung onion leeks. Pabrownin lang natin ng konti, guys, tapos pwede na natin ilagay yung veggie. Guys, hindi ko ito lalagay ng water kasi gusto ko yung magtutubig lang at lalabas ng natural juice ng ating veggies. Guys, yung ginapit ko nga palang gulay dito sa pakabet kanina at saka dito sa may ating buttered veggie na ginagamit sa pancit or ginagamit sa chop suey, I bought this per kilo. Yung nakatumpok pa, syempre alam mo naman, makikita mo naman kung malinis. Ang binili ko half kilo each. 30 pesos lang, guys. Very affordable para sa mga parents dyan na medyo nagpa-postcard pero healthy pa rin yung kinakain. Try that, guys. Before, hindi ako bumibili ng ganun at nakakita ako ng magbibilan na malinis naman. So, ito yung ginagawa natin ngayon. So, for few more seconds, ilagay na rin natin, guys, yung veggie. Napakabilis lang itong lutuin. Ilagay na natin, guys, itong ating gulay. As I said a while ago, ginagamit ito sa chop suey, ginagamit ito sa pansit. Ayan, haluin natin. We will add more salt. Ito naman sa. Ayan. Lagyan natin ng paminta ulit. Ganun lang kabilis, guys. Hindi ko ito tatakpan kasi I realize kapag tinatakpan yung ganitong klase ng gulay compared to ganyan sa may squash or pakbet, ito ayaw natin na malanta yung kanyang gulay. So, hindi ko ito tatakpan. Sa stir fry ko lang siya and then okay na siya. Ganun lang kabilis. Pangit to, guys, kapag yung sobrang overcooked. Guys, hayaan natin for like 1 or 2 minutes pero huwag na huwag tatakpan. And then, pwede na siyang serve. So, guys, after 2 minutes, haluin natin and then luto na to. Okay na to. Pwede na rin natin isalin together with the other recipes that we did. Like, guys, tignan nyo. Diba? Stir fry veggies with butter. Yan ang tatawag ko dyan. Siyempre, may kung ano lang gusto ninyong karne, leftovers. Ang ginamit ko dito is baloney. So, luto na siya. Patayin na natin ang apoy. Isalin na rin natin. Together with the fish. I wish I can share this with you guys. Makakakain lang ito is the big thing with you. Si Michael. Michael is the name. Okay na siya, guys. Nakagawa tayo ng 2 veggies for today na very affordable lang. Subukan ninyo ito, guys, ha? Anyway, samahan ninyo ako.
pagsamasamahin natin, naliluto natin. Guys, ito na, tapos na ang ating recipes for today. We did two kinds of veggies. We have tinakbet na may gata. And we have stir-fry veggies with butter. And of course, hindi mawawala ang ating kapartner, ang ating galunggong. Anyway guys, maraming salamat for watching. Natapos na naman ang ating another cooking vlog. Sana po guys, nag-enjoy kayo. Simple but very healthy dishes. Sana po mag-subscribe kayo. Please don't forget to subscribe, like, comment, please share my vlog guys. I need your support. Kung meron po kayong gustong ipaluto sa akin, gusto ninyo matukman, or hindi nyo pa alam, please comment down below at susubukan po natin gawin yan. Once again guys, this is Daddy J, and that's cooking for you. Bye!